without giving us our day in court. Imagine mo, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SMNI, ito ay maaaring mangyari mas kanino man dito ngayon sa press conference na ito. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan, at ito po ang ating panibagong update. Lalaban, magpapait back itong SMNI nyo sa ginawa ng NTC at posibleng mananagot itong pamunuan ng NTC at ang ilang opisyal dahil umano sa paglabag ng saligang batas. At ayon sa dalawang legal counsel ng SMNI, malaki umano yung pagkukulang nitong NTC, yung pamunuan, dahil hiningi nila sa kampo ng SMNI na sagutin itong reklamo, pero sinabayan nila ng 30-day suspension, mga kababayan po natin, at hindi umano dapat ina-adapt ng NTC itong ginawa ng House, dahil itong House of Representatives ayon kay Attorney Rolex Suplico ay ang kanilang ginagawa ay inquiry and end of legislation. Gumagawa ng batas at mayroon silang independence or tinatawag na quasi-judicial power itong NTC. At hindi dapat sinusundan ang ginagawa na desisyon nitong Kamara or House of Representatives na puro chismis lang umano, hindi pa napatunayan, ngunit gusto na nila ipasuspindi maling-mali, nawalan umano ng independence itong NTC. At ang sabi naman ni Atty. Tolentino, yung kaso ng NTC, pending pa iyon. So iba ang kaso umano ng SMNI doon sa NTC, kasi we are given 15 days to file our response sa NTC. But ang problema nito, binigyan na kami ng pagkakataon na mag-respond, but may suspension na. So in this case, this is grave violation ng ating saligang batas. Iyong tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala silang jurisdiction na ginawa dito. Inaabuso po nila yung kapangyarihan. Don't forget, ang investigation ng House of Representatives is only in aid of legislation, paggawa ng batas. So tama po mga kababayan po natin, ano, na hindi makatarungan, talagang minadali ng NTC ang paglabas ng decision, kasi urging, dahil inaprobahan ng House of Representatives itong House Resolution ni Nograles para umano suspindihin itong SMNI News habang iniimbestigahan pa. So malinaw po mga kababayan po natin na wala pang final na decision, pero mayroon ng suspension. So ibig sabihin, sinundan talaga ng NTC, mga kababayan po natin, iyong House Resolution na urging na isuspindi itong SMNI. Yan ang ilalaban ngayon ng kampo ng SMNI, mga kababayan po natin. Punta kami dito para humingi ng justisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Sinupil nila nga aming karapatan sa mamahayang pabahayag without giving us our day in court. Imagine mo, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SMNI, ito ay maaaring mangyari mas kanino man dito ngayon sa press conference na ito. We were given 15 days to file our response sa NTC. But ang problema nito, binigyan nga kami ng pagkakataon na mag-respond, but may suspension na. So in this case, that is a grave violation ng ating saligang batas, yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala silang jurisdiction na ginagawa nito. Inaapuso po nila yung kapangyarihan nila. Ayon sa mga abogado, maling-mali ang ginawang pagtalima ng NTC sa resolusyon ng Kamara. Kaya't hindi nito mandato na sumunod sa dikta ng legislatura. Gumagawa sila ng decision of suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Don't forget, ang NTC may tinatawag silang quasi-judicial function. Ang quasi-judicial function is part of the executive department. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Hindi maaring i-adapt ng NTC ang ginawa ng House, because ang House po, ibang poder yon, inquiry in aid of legislation. Ang ginawa nila, sinurrender nila, give up nila yung bataan at niyakap nila ang Kamara. Mali po yon, maling-mali. Nawalan sila ng independence. Dalawang programa lang sa SMNI ang nireklamo. Yung po ay gikan sa masa para sa masa at yung laban kasamang bayan. Bakit yung buong network ay pinarusahan? Di ba dapat ang kasalanan ni Pedro kay Pedro lang?
hindi mo sabihin na buong network ay may kasalanan. Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Di ba, pag nagsampa ka ng complaint, allegation lang yun, wala pang pruebas. Pakinggan mo muna kami, epekto sa lahat. Sa industriya, sa ibang mga radio station, sa ibang TV stations, sa mga dyaryo. Anong epekto? Chilling effect. Kakabahan ka na. Bawal pala mag-criticize sa office of the speaker. Yun ang ano eh. Bawal pala mag-criticize sa members ng mga ng kamara. Yun ang epekto nitong ginawang pagbubusal sa SMNI. Dapat bigyan sana tayo ng pagkakataon to explain our side bago ang suspension, kung may suspension man. Ang ginagawa kasi ng NTC, nakinig sila or nagpa-control sila or nagpadikta sila sa House of Representatives. So napakalakas talaga no ng power nitong ni Martin, mga kababayan po natin. Imagine mo itong independent agency ng ating gobyerno, itong National Telecommunications Commission, na may sarili silang desisyon, may sarili silang kapangyarihan, naging sunod-sunuran, mga kababayan po natin, sa pamunuan ng House of Representatives dahil arjing na pinapasuspindi itong Isimina News. So sinunod nila yung kahit wala pa umanong desisyon. So ito yung inaangal ng mga ilang legal counsel ng Isimina News. So, sobrang galing naman, matatalino naman itong mga legal counsel ng Isimina News. Kaya siguradong hindi basta-basta matikdown itong Isimina. At kita naman po natin, narinig na po natin ang ilang senador ay nagpahayag na ng kanilang suporta at pagkadismaya sa ginawa nitong NTC, sa ginawa ng House of Representatives na umano'y paglabag sa karapatan ng malayang pamamahayag. Yung press freedom nga, mga kababayan po natin, na mukhang kinukuha na naman ngayon sa ating mga ordinaryong Pilipino, yung karapatan na magtanong, karapatan na magsalita, na kung hindi nila magugustuhan ay pwede kang kasuhan. At kung ikaw ay isang broadcaster, ay pwede ka nilang ipatawag sa House of Representatives at suspindihin ang iyong network kung saan ka nabibilong. So ito tama, mga kababayan po natin, na mayroon talagang pagbabanta. So kung nangyari ito sa Isimina, so posibleng mangyari din sa ibang network. At ang mga nagkukumpara na mga kababayan po natin doon sa nangyari sa ABS-CBN at sa Isimina, so malabong ikumpara, mga kababayan po natin, dahil magkaiba ang kaso ng ABS-CBN at ng Isimina. So hindi na natin kailangang ipaliwanag dahil malinaw naman na hindi pwede maikumpara, mga kababayan po natin. So mga kababayan po natin, itong si Attorney Tolentino ay talagang nag-aral umano, mukhang hindi siya nakapag-celebrate ng maayos ng Pasko dahil talagang nagbasa umano siya para naman na mayroon siyang ilalaban na sa mangyaring pagdinig. Siyempre, ay pagdinig pa na mangyayari sa House of Representatives at pagharap nila sa NTC, posible yan, mga kababayan po natin. At ongoing naman ngayon ang suspension ng 15 days nitong gikan sa masa, laban sa masa, at itong laban kasama ang bayan. Pero mayroon naman silang online na programa, so makita sa mga online platform kaya ng Facebook at Rumble, itong YouTube, so mayroon silang programa. Kung gusto nyo manood, mga kababayan po natin, pwede kayo makapanood sa kanilang online program. So doon maririnig po natin at nakita po natin sa ginawa nitong House of Representatives, imbis na bumagsak itong Isimina, naku po, mga kababayan po natin, lumakas pa ang views. Kaya good job, dahil hindi talaga nagpatinag itong Isimina at tuloy-tuloy ang laban. That is in a grave violation ng ating saligang batas, yung tinatawag na principle of separation of power. Kasi separation of power, iba yung executive, iba yung legislative. Ang legislative, doon yung House of Representatives. Ang executive, doon part ang NTC. They are separate and distinct. NTC, mayroon silang tinatawag na quasi-judicial function. Para silang mga huwes. But in this case, nagpadikta sila sa body that is purely independent from the NTC. And that is in grave violation ng ating saligang batas. And another MJ, yung ating franchise. Yung franchise ng SMNI, hindi pwedeng baguhin or i-apply ng NTC. Ang i-apply ng NTC is only limited to the Certificate of Public Convenience or yung tinatawag na Provisional Authority na inisyo ng NTC in every franchise, in every frequency. Yung radio natin, yung TV natin, yun lang ang may authority or may jurisdiction ng NTC. Not
to the amendment, to the revision, or to the implementation ng prangkisa, because that is the power of the House of Representatives and House of Senate as a whole, meaning power yan ng legislative department, hindi yan power ng NTC. In this case, narito sila. Iba kasi ang function ng House of Representatives. Ang function ng House of Representatives, including the Senate, is to amend, revise the law. In this, with respect to the NTC, is only to pwede lang i-implement, i-issue, i-suspend ang provisional authority, certificate of public convenience. In this case, wala, hindi nangyari yun. Sa nakalimutan yata nila, ang batas, lalo na ang saligang batas. And ang pinaka-importante is the one of the highest constitutional power, and that constitutional right yung tinatawag na freedom of press and freedom of expression na dapat respetuhin ng NTC and lalo na ng ating government. Opo, sir. Malinaw po yun na una, dapat muna i-resolve yung show cause order. Hearing muna. Sa ang nangyari sa atin, sinabay ang serving ng show cause order plus 30-day suspension. Yes, hindi tayo binigyan ng pagkakataon kasi hindi naman natin pwedeng gamitin yung investigation ng kamara. Kasi the investigation of the House of Representatives is only an investigation in aid of legislation. So hindi natin pwedeng gamitin yun na nabasihan sa investigation nila. Kailangan gagawa sila, ang NTC gagawa ng sariling investigation. Dapat gawin nila yan bago ang suspension or any penalty na gawin nila, but only limited to the provisional authority or the certificate of public convenience. Wala silang authority with respect to the franchise. Yun ang tinatawag na pag-aabuso, inaabuso nila ang kapangyarihan na pinagkatiwala lang sa kanila ng taong bayan. Sir, may panayam 6 days ago sa isa pong himpilan, si NTC Deputy Commissioner Salbahan. At sinabi niya na nagkaroon daw ng independent assessment ang komisyon bago sila nag-issue ng show cause order. Tapos nagkaroon ng assessment sa allegations against SMNI. Assessment sa allegations. The word is allegations. E ba't mayroon na agad na 30-day suspension? Allegation is not equivalent to guilt. Hindi yata niya, nakalimutan yata niya na nakalagay po sa ating saligang batas that we are presumed innocent until proven guilty. We are presumed acting in good faith. So yung in this case, walang yatang complainant. So, hindi pwede sila maging marites. Yung NTC kasi, nakichismis lang, sabi ni Pedro, sabi ni Juan, may desisyon na. And that is in violation ng ating saligang batas. And violation yan ng na, yung tinatawag na sinumpaan nila bilang mga empleyado ng gobyerno na pinagkatiwala sa kanila. Hindi raw yun penalty, pero may 30-day suspension. Ano po ang tawag ninyo sa suspension? Hindi po ba yun penalty? Parang kasinungalingan yung sinasabi ng commissioner na yan. Very clear yung pinirmahan nilang dokumento. Very clear, nakalagay doon, suspended for 30 days. Wala nakalagay doon na preventive suspension. Unlike doon sa MTRCB, may nakalagay preventive suspension. Yes, tama. Pag preventive suspension is not a penalty. Yun ang decision ng MTRCB. But with respect to NTC, suspension ang nakalagay. So that is in a violation ng ating saligang batas. Hindi nila pinakinggan yung respond natin. In fact, hindi pa tayo binigyan ng opportunity. Hindi tayo binigyan ng opportunity. And second, hindi klaro kung ano yung allegation laban sa SMNI na sagutin ng SMNI. Hindi pa klaro kung ano yung mga allegation na pinagsasabi nila. Ang nakalagay po sa order ng NTC, nagbase lang sila sa resolution ng kamara. Wala pa ngang committee report. If you check the investigation or the proceeding of the House of Representatives, walang committee report. It's only a resolution lang. Resolution na urging the NTC to suspend. Ibig sabihin, binigay ng House of Representatives ang bola papunta sa NTC. Ang ginawa ng NTC, hindi sila nag-imbestiga, hindi nila pinakinggan ang side ng SMNI, and that is in violation ng ating saligang batas. Don't forget, may tinatawag tayong quasi-judicial function. Ito palagi ko sinasabi. Quasi-judicial function is the exclusive power and function of the NTC, and dapat respetuhin yan ng NTC. Kailangan nila mag-exercise ng quasi-judicial function. Hindi dahil sinabi ng Congress, hala, suspend agad. Dahil sinasabi ng Congress, hala, diretso na terminated. Hindi ganon. In the very first place, wala nga silang authority to suspend
the operation of the of a network habang may franchisa. Ang authority ng NTC is only limited to the provisional authority and to the certificate of public convenience in every region, di ba? Every region or every city may tinatawag ng frequency. Yun lang authority ng NTC to suspend, to revoke yung frequency through provisional authority or the certificate of public convenience. Wala silang authority with respect to the franchise. And unfortunately, yun ang ginagawa nila. Yung ginagawa ng NTC is in grave violation ng ating saligang batas, unconstitutional and also illegal yung ginagawa ng NTC. Nila is an abuse of authority, and we will study na yung ginagawa ng NTC na pag-suspend sa SMNI na walang due process. We will study na baka may liability sila sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act and possibly... So yun nga po mga kababayan po natin ay posibleng umanong magreklamo din itong mga legal counsel ng SMNI dahil sa ginawang paglabag. So posibleng umano na magrereklamo sila sa ombudsman dahil sa ginawa ng ilang opisyal nitong National Telecommunications Commission, mga kababayan po natin. Naging sunod-sunuran lamang ito sa House of Representatives at mukhang hindi na nila pinapractice ang kanilang independent power. So, naging sunod-sunuran. Eh, syempre naman po, mga kababayan po natin, obviously, kailangan nila maging sunod-sunuran kay Martin dahil si Martin ang nag-aproba sa kanilang budget. So, yun ang problema, mga kababayan po natin. Kasi ang House of Representatives talaga, dyan dumadaan ang budget ng bawat ahensya ng ating gobyerno. Tandaan natin, ang kuha nga, takot sa kanila na mag-audit, takot na pressuring sila sa mga resibo ng extraordinary expenses. Basta't mayroong signature or sinasabing certification lang ang kailangan ay pasok na sa pag-audit, mga kababayan po natin. At gumawa rin sila ng batas na valid na yung ganun lang na gagawin. So, hindi na umangal yung kuha po natin, mga kababayan. So, malinaw na talagang napakalakas pala itong kapangyarihan ng House of Representatives na nakikita po nating mga ordinaryong Pilipino ngayon. Hindi natin kailangan maging abogado na naaabuso na ang kanilang kapangyarihan kagaya ng ginagawa ngayon sa SMNI. So, nakita natin na handang lumaban itong kampo ng SMNI at handa silang iakyat pa sa mataas na korte natin para lang may paglaban nila itong ginawang pang-aabuso sa kanilang network, itong SMNI. So ngayon, dinadawit na itong si Pastor Apollo Kibuloy. So obviously, may pattern ng kanilang ginagawa, mga kababayan po natin. Ilang bisis nang kinasuhan, itong si Vice President Sara, nireklamo, itong si PRRD, kinasuhan. So, marami na rin silang mga bayaran na mga trolls ngayon at ilang vlogger na ang kanilang ginagawa o ang kanilang parang vlog ay isa lamang kundi atakihin itong ating Vice Presidente, tirahin itong SMNI, tirahin itong si PRRD, at sabihin na wala umanong ginawa itong si dating Pangulong Digong, ano bang dapat ipagmalaki ng Administrasyong Marcos ngayon, mga kababayan po natin. Dahil mukhang puro batikos ngayon ang nakikita ng taong bayan at mukhang hindi aprobado ang kanilang pag-travel-travel lang sa ibang bansa. Although may mga pledges, trilyones na halaga ang mga pledges ng Administrasyong Marcos sa kanyang pagta-travel sa ibang bansa. Pero tandaan po natin, ang pledges na ito ay pangako pa lamang. Hindi pa ito pera at hindi pa ito aktual. So mayroon namang natupad na, pero ilang porsyento lamang yan, mga kababayan po natin. So ngayon, nakita natin na mukhang hindi pinapakinggan ang ordinaryong Pilipino, mga reklamo, mga batikos, hindi tuloy-tuloy lang sila sa kanilang ginagawa. So malabo, malayo itong administrasyon ni Pangulong Marcos doon sa administrasyon ni Pangulong Digong, na nakita natin na iyon na sana kung pwede dire-diretso yung maayos na pamumuno sa ating gobyerno. So abangan na lang po natin, mga kababayan, ang isyong ito sa SMNI. So ano po ang inyong komento, opinion sa loobin patungkol sa isyong ito? Huwag kalimutan i-comment dyan sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong suporta.
magbabagong taon na, pero tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbibigay sa inyo ng update, pagbibigay ng mga impormasyon patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo ng mga may init na isyo at itong mga pangungurakot ng mga tiwaling opisyal din sa ating gobyerno. Maraming salamat po at huwag kalimutang makialam, mga kababayan.